everyone. Hello. I hope you are okay. So my name is Mrs. Beverly Suarez. You can call me Ma'am Bev. And ang video lessons na ito ay mapapanood nyo sa aking channel sa YouTube kung saan magkakaroon tayo ng different video lessons na ilalagay ko sa isang playlist para madali nyo pong mapanood. Ang nilalaman ng mga videos na to ay ang lesson natin sa bawat araw. Okay? So, let's start learning! Hello guys! So, ayan na nga. Ito na ang ating module number 1 para sa grade 10 Computer System Servicing. Ang title ng module na ito ay Computer Hardware Disassembly and Assembly. Nahahati ito sa dalawang lessons kung saan pag-uusapan natin ang tungkol sa OHS at yung disassembly and assembly ng isang computer system. Okay? So, tingnan na natin ang objectives. So, syempre, narito ang objectives para sa module na ito kung saan you need na ma-explain ang importance ng OHS policies and procedures that is to be found sa lesson number 1. Then, ito namang differentiate disassemble from assemble ay sa lesson number 2 na po ito. Same with the number 3, which is enumerate the steps in computer hardware disassembly and assembly. Sa lesson 2 rin yan papasok. So, syempre for this week ay gagawin natin ang lesson number 1. So, ito na po siya. Ito ang title. Occupational Health and Safety or OHS. Okay? Yung OHS policies and procedures. Okay? So, yun lang. Yan. And, simulan natin with the OHS na talaga namang noon pa ay pinag-aaralan to. Even before, talagang every topic ay itinatapik talaga every quarter ang OHS kasi napaka-importante po niya sa buhay. So, ano yung mga i-accomplish yung sasagutan? Siyempre, ang pinakauna ay ang what I know. So, ayan, sasagutan niyo po ang what I know. Ito ay naka Google Forms. Gagamit muna tayo this week ng Google Classroom. Okay, puro Google Classroom tayo this week. And then next week, saka tayo mag e-learning. Okay. So, ayan. So, ayan. What I know. Identify mo lang kung anong klaseng hazard siya. There are four questions there. Tapos, identify mo lang. Halimbawa ito, number one, cables running across the floor. Anong klaseng hazard ba yan? Mechanical, physical, electric, or chemical. Okay, so yun po, naka-Google Forms po siya. Yan yung first na sasagutan ha. This is the first activity. Yan, first activity sa Google Classroom via Google Forms. Okay, next naman. Tingnan natin yung sumunod na parts ng module. So, ayan. Basically, itong lesson 1 ay mga common naman to na OHS na ginagamit sa computer industry para syempre mabuild yung awareness nyo kung paano maging isang responsabling user at technician. Okay? So, ang safety practices ay nung bata pa naman ay natututunan na natin yan, di ba? Lagi tayo pinapagalitan ng ating mga parents pag may ginagawa tayong delikado kasi pwede tayong masugatan, okay, pwedeng masaktan, ganyan. Hanggang sa tayo ay magtrabaho, nag-a-adhere pa rin tayo sa safety practices. Kasi syempre nga naman, para safe ka sa sarili mo, pati na rin sa ibang tao. At syempre, kung ikaw ay nagdi-deal sa mga electrical devices, safe din yung device. Okay? So, ayun po. Kaya naman, may OHS policies po talaga sa lahat ng industry. Okay, so syempre, ano bang ginagawa ni OHS? Yan, nagpe-prevent siya ng illness and injury. Okay, kaya kasi, ina-identify mo yung hazard. Okay, yung mga risk na a-analyze mo. And with that, na-control mo yung risk mismo.
Okay, so it's the responsibility of the computer technician at lahat ng nagtatrabaho sa computer technology, sa technology industries, kung paano mag-identify ng hazard dun sa kanilang work areas. Kasi itong mga klaseng trabaho na to, pag nagdi-deal ka talaga sa mga electrical devices, dangerous naman po talaga yan. So, kailangan ma-eliminate ang hazard, ma-modify yung risk, at syempre ba, control. So, meron tayong 3 steps. Ito po. 3 steps used to manage health and safety at work. Okay, ano-ano yung three steps na iyon? Ang pinakauna, 1, spot the hazard. Mag-a-identify ka ng hazard. Tingnan mo, ano ba ang hazard dito sa place na to na pwedeng maka-hurt sa iyo or sa isa sa mga kasama mo. Examples po niyan ay yung ito, frayed electrical cords. Ibig sabihin, nabalatan na po yung kanyang covering at kita mo na syempre yung wiring. So, frayed yon. And it might result to electric shock naman talaga. Kaya nga, uso po ang electrical tape. Okay? Pag may mga ganyang frayed cords na, ay nilalagyan na yan ng electrical tape talaga. Boxes na stack precariously. Ibig sabihin, ang taas na ng stackings ng mga box, na sobrang taas niya na pwede na siyang matumba. Pwedeng matumbahan ang ibang bagay o kaya tao ang matumbahan, di ba? Next naman, noisy machinery. Yan, yung mga naririnig yung maingay na nagwe-welding, ganyan. Nakakadamage po yan ang hearing. Okay? So, yan. Yan lang ay ilan sa mga hazards na pwede mong makita sa workplace mo. So, ikaw bilang isang empleyado, okay? During your work experience, alert ka dapat sa mga things na pwedeng maging danger. When you hear, when you see, when you smell something odd, tingnan agad kasi it can be a hazard and tell immediately someone, uy, nabayon mo ba yun? Parang may sunog. Diba? Mga ganyan. Uy, ano yun? Parang may nakita akong nag-spark. Okay? So, ganun po. Next. 2. Assess the risk. Okay? Ibig sabihin ito, i-analyze mo siya kung gaano ba siya kagrabe kapag na-harm niya ang isang tao. Gaano ba kaseryoso itong hazard na ito? Okay, you can ask yourself 2 questions. Ano? How likely is it that the hazard could harm me or someone else? Okay, ano ba yan? Pag banadaanan ko yan, pwede ba akong madulas dyan? O yun, ilagay nyo na yun sa sarili nyo dun sa sitwasyon. And how badly could I or someone else be harmed? Kapag ba na-encountered ko tong hazard na to, ano ba, ma-hospital ba ako? Makukomatos ba ako? Mababalian ba ako ng buto? Okay, so ganyan po. Well, kapag grabe yung hazard, you can always tell your supervisor na syempre, don't risk yourself naman na alisin yung hazard na alam mo namang delikado at very seriously harmful to anyone, no? Sabihin mo na, na sa mas nakakataas sa'yo na position. So, ano ang mga pwede mong gawin? Una-una, kapag hindi mo alam gamitin ang equipment, ask for a training from your supervisors and ask for some instructions kung paano ba gamitin yung equipment. Pangalawa, ayan, instructions and training, ito pala. Ayan, sorry, hindi ko na-highlight. Pangalawa, pag maglilift ka ng heavy objects. Okay, kaya nga uso ang cart. Okay? Yung cart talaga na cart na tulakan. Diba? So, ayan, syempre ayaw natin ma-strain yung back natin. At ayaw natin mahulugan yung paa natin. Oh, yun po. Next, tell your supervisor if you think our practice could be dangerous. Ayan, in a respectful way, okay? Tandaan niyo po mga anak, daig ng marespeto ang taong matalino. Okay, so hindi ka naman dapat magyabang na, ay, alam mo, ang ano nito, parang dangerous yan. Ang pangit-pangit yan. Ganun. So huwag ganun, matuto kayong makipag-converse ng maayos. No, tao to tao.
So, ayun nga, if you are not sure of the safest way to do something, always ask your work supervisor. Okay, third step, make the change or risk control. So, di ba, nagdaan ka sa step 1, which is spot the hazard. Step 2, risk analysis. So, ano nang gagawin mo? Okay? Para ma-fix yun. Ikaw, sa sarili mo, what will you do to prevent the accident? Okay, so, pwede ka nang mag-suggest dyan ng mga simple things. Kapag simple lang yung hazard, you yourself, pwede ka nang umaksyon. Okay, nakita mong may natapon sa bahay nyo, dun sa sahig, hahayaan mo lang ba yun? Siyempre, hindi. Pupunasan mo yun ng basahan, di ba? O, ganun yung mga simpleng hazards. Pero pag nakita mo naman na nag-aapoy na ang kalan nyo, edi siyempre, tumawag ka na ng tulong. Okay? So, ganun po. I-assess, nasa, anong tawag dun? Kutob ba tawag dun? Pero, nandun na hint na yun sa'yo pag nakakita ka ng hazard kung gaano ba siya kagrabe. Aside from nandun na yung adrenaline rush, ay makakaisip ka na agad ng paraan. Okay, yung para masalba ang dapat maisalba. Okay. So, ayun po. Importante itong mga tatlong steps used to manage health and safety at work. Yan. So, ano nga ba yung mga common hazards encountered ng isang computer technicians and users? Okay, so, commonly, syempre, electrocution, yun naman lagi. Pero meron pa palang iba. Okay, meron pa iba. Meron pa yung chemical, physical. Okay, so, dapat continuous ang pag-hazard management para syempre safe ka lagi. Lalo na kung ang trabaho nyo ay kagaya sa amin na technician. Okay, so tingnan natin ang iba't ibang klase ng hazards. Meron tayong tatawag na physical hazard. Isa to sa mga common. Mga cables, kagaya nito, yung nakikita nyo dito sa picture, di ba? Yung cables, mukhang siya spaghetti, nandiyan lang siya, di ba? Exposed. Okay? Cables running across the floor. Kasi pwedeng madapa ang tao dyan pag naglalakad. Tinan mo to si ate. Doon po siya nakatingin kay kuya. May mga wires dyan. Di ba? May mga cables dyan. Wow, may dala pa siyang tubig. Ganon. So, dapat hindi yan binabaliwala. Dapat wala kang negligence dyan. Kasi kapag may na-accidente dyan, mas malaking problema po. Okay, napakaraming hazards dito sa workplace na to. Sobrang dami. Okay? So, kung talagang may ginagawa ka, ay pwede ka maglagay ng signage na danger o kaya wet floor para hindi sila dumaan doon. Kaya harangan mo ng upuan kaya para din nila daan-daanan. Okay? So, kapag dyan na talaga yung kable, like that, dyan na talaga yung kable niya, edi lagyan mo na ng tape. Pwede kang gumamit ng gaffer's tape para tong duct tape. No, adhesive to talaga. May iba't ibang kulay yan. Black, yun yung common. Red pag warning, pag hazard, biohazard, ganyan. So, matindi yan na pang pandikit. No, yung gaffer's tape. Okay, kapag ayaw mo naman nun, magra-routing ka ng cable, pwede ka naman gumamit ng cable ties, cable wraps, alam mo yung mga ganon, raceways, okay? Para i-run mo yan across the ceiling or across the wall, ganyan po. Okay, so ano pang ibang common na physical hazards? Well, pagkahin ito, leaving tools on top of the ladders, pwede mahulog yan. Pag may dumaan doon tas nahulugan sa ulo, seryoso yung seryosong aksidente yun. Yung iba naman, placing electronic equipment in precarious positions. Ibig sabihin, grabe. Okay. Grabing position na pwede siyang mahulog, pwede siyang tumalsik, ganyan. Okay? Next, mechanical hazard. Okay na tayo sa physical hazard, ha? Ayan, hinighlight ko na yung mga dapat yung tandaan. Mechanical hazard naman,
when working on electronic equipment, tingnan mo kung paano ka, ma-hurt ka ba doon? Okay, kasi maraming pwedeng mangyari dyan. Pag nagbabaklas ka, especially, pwedeng mahiwa yung kamay mo sa mga sharp edges. Ayan, sharp edges. Pwedeng magkaroon ka ng cuts. O pwede ka mapasa sa mga hot components. Ayan po. So, dapat ingat talaga. Okay, pwede rin namang yung sa printer, yung paper feed. Nag-feed ka nga ng paper kaso hindi mo naman inalis yung kamay mo doon. Ah, edi pati kamay mo mahihigop noon, 'di ba? So ganun. Yan yung mga mechanical hazards. Okay? Next naman, chemical hazard. Ito naman may kinalaman to sa mga chemicals. Okay, yung mga kagaya nito, cleaning components. No, mga panlinis ng screen, panlinis ng keyboard, compressed air, hindi yan sinisinghot, okay? Kaya compressed air, dinadust out niya yung dust, mga dust removers, or any other cleaning agents na delikado. Siyempre, pag nilunok, okay? At matapon sa balat mo yan. Kaya nga, dapat nag-iingat ka. Yun din, delikado rin pag tumansik sa mata. Okay, so always read the chemicals for electronic equipments, yung kanyang mga warnings and instructions. Also, ang mga inkjet printer cartridges, eh ma'am, ano lang yan eh? Toner lang yan, powder lang yan, no? O kaya, ink lang yan. Dangerous pala yun. Siyempre, dangerous rin in a way na nasustain ang skin. At alam nyo ba, kapag nagsasaling kayo ng ink sa isang continuous na printer, at hindi kayo maingat, nagsustain yan sa skin, tumatagal yan ng isang araw at kalahati. Yun, ganun, na nandun yun. So, kung color blue ang sinalin mo, color blue din ang skin mo, yung kamay mo. Okay? So, pwede rin yan makadami, syempre, mamansyahan ang clothing mo. O puting-puti ang t-shirt mo, tapos namansyahan, lagot ka sa nanay mo. Okay? So, yan. Part pa rin po yan ng chemical hazard. Next naman, electronic shock hazard. Yan, from the word electronics. Okay, so electrical equipment na exposed ang wirings. Ayan, electric hazard na yun. No, delikado ang electrocution, mga anak. Kasi lethal yan. Alam niyo ba, kaya nga yung mga nagtatrabaho sa Meralco, yung sa mga line, yung mga linemen, naka-rubber gloves sila. Naka-glasses din. Kasi nagiging extra careful talaga sila. Kasi isang ano lang, grabe, ano yun eh? Wiring yun eh, diba? Kuryente yun, hello? So kapag ikaw ay nakuryente, hindi lang pwedeng matanggal ang ibang parts ng katawan mo, pwedeng masunog ang balat mo, ang mata mo, ang heart mo, pwedeng hindi na mag... talagang ayun, pag grabe, hindi na talaga magpapump. So, madededs ka talaga dyan pag gano'n. So, very ingat po dyan. Kaya dapat, syempre, ina-unplug bago baklasin ang computer. Okay. Same thing sa mga electric fans. Papatayin nyo po yan pag hindi nyo gumagamit. Ang ilaw, pinapatay talaga. Tino-turn off pag hindi ginagamit. Okay. And syempre, pag nandidisassemble-assemble, huwag naman kayong magsuot ng jewelry at mga wristwatch. Kasi isa yan sa mga conductors ng electricity.